Pag-ikot ko sa higaan, may nakatayo sa gilid ko. Naka-duster na puti, buhaghag ang buhok, nakataas ang kamay. Hindi magugulat nun. Kaya... Nawi-weirdohan ako noong time na yon. Kasi nga, hindi pa ako charismatic eh. Mm-mm. At gabi-gabi, linalagyan ako ng Bible sa akin higaan. Gabi-gabi naman, tinatabi ko. Kasi yun nga, ang weird para sa akin. But still, may hinahanap-hanap ako eh. Hindi mapuno-puno or makonte-kontento ang puso ko sa buhay. Yung buhay ko kasi ligaw na landas eh. May hinahanap akong meaning sa buhay ko, kahulugan. Eh, yun ang hindi ko mahanap. Mm-mm. Saka ko lang nalaman na sa Diyos lang pala mahanap yun. Paging kontento mo sa buhay, yung fulfillment, yung buo ang pakiramdam mo, yung kompleto, yung tipong, ay, salamat, nandito pala yung hinahanap kong tunay na buhay, hindi doon sa bisyo. So it was a fight. Yung pagitan na yun, 3 years na yun, it was a fight na balik-loob, backslide, balik-loob, backslide. It was a seesaw. Mm-hmm. Until 1993, God gave me the strength at nagulat ako eh. Kasi binitawan ko lahat ng aking bisyo. Walang withdrawal syndrome kasi minsan pag halimbawa smoker ka at bigla kang tumigil, nanginginig yung ibang tao doon eh. Minsan pag alcoholic, bigla kang tumigil, nanginginig. Sa akin wala, as in dire-diretso. And that was the miracle of God in my life. Kanina nabanggit natin, Bro Kicks, no? I-connect lang natin doon sa kwento mo, doon sa nabanggit ko nga yung paghihintay, no? Yung ano yung nangyari kay Bro Kicks during those 3 years? Sa panahon natin ngayon sa simbahan, no, we are in the season of Advent, no, season of Advent. Bro Kicks, para lang sa kaalaman ng lahat. Alam ko naman marami nang nakakaalam kung ano ba ang ibig sabihin ng Pasko. Pero kailan ba nagsisimula yung Pasko talaga, Bro Kicks? Pasko. Sa Pilipinas kasi nagsimula na siya noong September. Ber, pagpasok ng September 1 eh. Oo, 'di ba? Sa Pilipinas September 1. Pero in the Christian community, no, in the calendar of the Catholic calendar, no, makikita natin that Christmas start on the 25th day or the eve of the 25th day kasi next day na yung count natin doon. That's the start of the Christmas. The eve of the Christmas, no? Yes. Doon pa lang siya nagsisimula. Pero sa Pilipinas, September pa lang talagang we anticipate na yung pagdating ng Christmas, no? Tapos pagdating na ng Christmas, kinabukasan pa lang, nag-greet na tayo ng belated Merry Christmas. Pero the season of Christmas, matatapos pa lang siya. Ano yun? Epiphany ba? Or Epiphany. Diba? Hanggang dun yung Christmas. So you can greet people Merry Christmas. Pero sa atin, parang tinitingnan natin yung Advent pa lang. No? Ramdam na natin yung the spirit of Christmas. Pero Advent in itself is not yet the Christmas. It is the waiting time, no, Bro Kicks? Waiting time, expecting, preparation time, preparation not only physically kasi kuminsan focus tayo masyado sa physical or material preparation but most especially spiritually. Parang ako ganun eh nung araw eh. Pag simbang gabi, pupunta ako sa simbang gabi dahil nandun yung barkada, gusto ko mabango yung kotse, bago suot ko, mabango ako, bagong ligo. Puro ano eh, outer, material. Dapat pala, it's inner and spiritual nung naging active na ako sa simbahan. You know, yung we only look dun sa physical appearance natin. No? We only look dun sa externalities. Pero sabi nga, in that span of Advent season, every week, meron tayong binibigyang pansin. No? Yung binibigyang pansin natin na ito yung focus ng Ebanghelyo natin. Bro Kicks, para lang marinig ng mga kasama natin, ano ba yung mga focus ng bawat linggo ng Adviento sa ating pananampalataya? Yes, maganda yon. Kasi 4 Sundays before Christmas is already preparation. Naghahanda tayo ng 4 Sundays before Christmas. So binibigyan talaga tayo ng ample time para maghanda. And every Sunday, we light a candle. Siguro doon tayo mag-focus yung kandila. Kasi family member ang nagsisindi ng kandila. Eh. And may mga tema yung mga kandilang yun. Eh. They call the first candle that we have lit last Sunday was the candle of hope.
Kaya kung titignan po natin sa buhay ni Brother Francis, eh, may pag-asa talaga kahit gaano kasama ang iyong bisyo. May pag-asang magbago. Nakita siguro ni Lord na yung tatlong taon na yun sa pagitan ng prayer ko at yung pagbabago, is nakita niya yung struggle ko. And I think he also saw that I wanted to really cooperate with his will. Kaya he intervened in my life and gave me the, of course, the strength, the power coming from the Holy Spirit to overcome all those temptations. So yun ho. Magbabalik pa rin po ang programang Nakikinig at Nagpaparamdam. Like ko, love ka.